Hello investors, IPO alert na naman tayo. Pero this time, medyo early tayo on this one. I am talking about the Monday Nissan IPO. Watch until the end to learn more about this IPO at kung kailan ito lalabas. Sa mga hindi familiar sa IPO, it means initial public offering, kung saan first time na i-introduce ang stock of a company sa PSE market. Now let's talk about Monday Nissan, the company. Ano nga ba ito? If hindi kayo familiar sa company na ito, ito ay producer ng packed food products. So if ever matuloy yung IPO, they will be under the consumer sector. Ito ang some of the products they offer. Isa sa blockbuster products nila is Lakami Pancit Canton, which is one of the most popular snack or meal, depende sa'yo, dito sa Pilipinas. Sarap nito with pandesal and itlog. Also, kanila rin yung Monde, which is a brand of packaged baked goods. For example, yung mga mamon and similar types ng products. Aside dito, mayroon din silang Nissan wafer brand na super popular sa mga bata and Nissan breadsticks and eggnog cookies. Kanila rin yung Sky Flakes, Bingo, Voice Choco Sandwich at marami pang iba. In terms of products, marami silang blockbuster products that keeps their net income good. Before we go to the IPO details, if you enjoyed the video so far, paki-like na lang and subscribe. Move on tayo, what do we know about this IPO so far? According to Bloomberg, they are working with banks Citigroup, Credit Suisse Group, JP Morgan Chase, at UBS Group. Wala pa tayong price or date for the IPO, pero according to Bloomberg, pwede na this year ito mangyari, so probably end of this year. If reports are true, Monday Nissan is targeting $1 billion USD na capitalization for this IPO. If that happens, this will be the biggest IPO in the history of PSE so far. Now, let's answer kung magandang investment ba ito. The good news sa stock na ito is it is popular sa mga tao. Kilala yung mga products nila. This is good kasi may appeal siya sa retail investors. Mas kilala ng mga tao ang mga company, the better it will fare in the market if good yung valuation. For example na lang dito, yung mga OFW friends natin, sila yung mga mahilig mag-invest. And they know this product. They are likely to buy this stock if maganda yung valuation. Pero di natin talaga masabi if good investment ito until we see yung earnings nila at yung proposed plan nila kung ano yung gagawin dun sa capital na makukuha nila from the IPO. So we will have to wait. We will have to wait to see sa prospectus nila at kung magkano yung actual price per share and valuation nila. Now, kung na-watch nyo yung other IPO alerts natin sa Converge and Marimart, you probably know that I like to look towards kung paano mag-i-improve yung net income ng companies. For Converge and Marimart, it was the national expansion of their business na mag-i-improve ng net income nila. Both were practically startups who were planning to expand. Yung Monday Nissan naman, available na yung products nila nationwide. So, the way I see it, there are three areas na pwede pa nila lagyan ng capital. The first one is acquisition or pagpili ng mga competing brands para palakihin yung mga product list nila. Who knows, baka maka-blockbuster product ulit sila katulad ng Pancit Canton. Another one would be expansion abroad. There are two ways para magawa nila ito. First is they could introduce their current brands abroad, especially sa mga places kung saan maraming Pinoy. Mas less likely ito mangyari kasi kailangan mo ng maraming paperwork at certification para makabenta ng food products sa mga Western countries kasi maraming bawal dun. So they need to adjust their products to fit yung Food and Drug Administration na guidelines doon. Plus, marami yung competition sa labas of the country. So, if they are aiming for fast income doon, they need to target yung mga OFW areas. Ito yung naging strategy ng Jollibee, kaya sila lumaki. They could also do this by using strategy number one or yung pagbili ng mga brands outside of the country. Mas mahal ito. In fact, nagawa na ito ng Monday Nissan noong 2015 when they acquired yung meat alternative product producer na Qorn, spelled Q-U-O-R-N. UK-based ito na company at popular sa labas yung meat alternative na food products para sa mga vegetarians and vegan. So they have experimented on acquiring brands outside of the Philippines. Lastly, pwede nilang gamitin yung capital nila by increasing production capacity para palakihin pa yung number of units that they sell in the country.
Now, they could only do this if hindi pa saturated yung market nila. And they are the best people to know kung saturated nga ba yung food industry dito sa Pilipinas in terms of wafers, baked goods, at pancit canton. We will look forward if saan dito yung magiging strategy nila. Wait na lang tayo sa white paper ng business nila. Ikaw ba interested ka sa IPO na to? If so, bakit mo nagustuhan ito? Pakilagay na lang sa comments, and if naging helpful yung video na to, paki-like and subscribe na lang. Thanks and ingat!